Naitatag ang bayan ng Vinzons noong 1581 at noon ang bayang ito ay kilala sa tawag na Takbuhan na galing sa salitang takbuhan, isang termino na ang ibig sabihin ay lugar kung saan nakikipagkalakalan ang maraming tao. Lumipat naman ng settlement area ang bayan ng Takbuhan noong 1624. Kasabay nito ay muli nilang pinalitan ang pangalan ng kanilang bayan. Tinawag nila itong Indan na kinuha naman sa humindang tree na abundant noon sa lugar na ito. At noong July 4, 1946, muling pinalitan ang pangalan ng bayang ito at tinawag na Vinzons. In honor of Wenceslao Quinito Vinzons. Ipinanganak noong September 28, 1910 si Wenceslao Vinzons, ang pinakabatang miyembro ng 1935 Constitutional Convention dito sa Pilipinas. Ngunit mas nakilala siya nang pangunahan niya ang guerrilla resistance laban sa mga Japanese Imperial Army noong World War II. Nang dumating ang mga Hapones sa Bicol Region noong December 12, 1941, agad na bumuo ng isang resistance group si Wenceslao Vinzons. Noong December 18, 1941, sinimulan ni Vinzons ang kanyang pag-atake sa mga Hapones. Una nilang sinalakay ang kuta ng Japanese Imperial Army sa Basud, Camarines Norte. Mabilis na lumaki ang bilang ng resistance group na binuo ni Vinzons at tinatayang umabot ito ng hanggang 2,800 katao. May 1942, muling nagsagawa ng pag-atake ang grupo ni Vinzons at matagumpay na napalaya ang Daet, Camarines Norte sa mga Hapones. Dahil dito, naging pangunahing layunin ng mga Hapones ang mahuli si Wenceslao Vinzons. Sa pakikipagsabwatan ng dating kasamahan sa gerilya, si Vinzons ay nahuli ng mga Hapones at dinala sa garrison sa bayan ng Daet. Sinubukan ng mga Hapones na kumbinsihin si Vinzons na magpasakop at tumulong sa Japanese government. Ngunit tinanggihan niya ito. At noong July 15, 1942, si Wenceslao Vinzons kasama ang kanyang ama, asawa, kapatid at 2 ay inexecute ng Japanese Imperial Army. Si Wenceslao Vinzons ay ilan lamang sa maraming naitalang kasaysayan ng kabayanihan dito sa ating bansa. Ang kanyang naiambag sa kasaysayan ay nagsisilbing tagapagpaalala sa atin sa kahalagahan ng kalayaan ng bansa at sa pagtatanggol sa sino mang gustong kunin sa atin ito. Kaya naman bukod sa ang pangalan niya ang ipinalit sa Indan na dating pangalan ng bayang ito, ilang mga establishment at lugar din ang ipinangalan sa kanya. Ang Activity Center sa University of the Philippines ay tinawag na Vinzons Hall noong 1959. Kinikilala rin si Wenceslao bilang Father of Student Activism in the Philippines. Dahil naging student leader din siya noong panahong nag-aaral siya ng abugas siya sa University of the Philippines. Si Wenceslao Vinzons ay hindi lamang bayaning Bicolano, kundi isang tunay na bayaning Pilipino. Sa pagpasok pa lang namin sa bayan ng Vinzons, ang unang pumasok sa aming isip ay kung bakit nga ba ito tinatawag na Eco Heritage Town. Yan ang ating aalamin sa pagbabalik ng Landmarks.